Kamusta na kayo mga subscribers, mga viewers, mga followers sa Facebook at mga kaibigan na bumibisita sa aming page at channel? Sa episode kong ito ay ipapakita ko sa inyo ang ginawa naming pagsusort sa aming mga grow out. Kasi hindi lang naman mga fingerlings ang nangangailangan ng pagsusort. Kaya subaybayan ninyo ang episode kong ito lalo na ng mga nagsisimula ang pamamaraan ng Abuelo Fish Pond sa aming ginagawang mga pagsusort. Ito po ang inyong kaibigan sa palaistaan, si Abuelo. Bago ko ipagpatuloy ang pagtalakay sa ginawa naming pagsusort sa aming mga grow out, ay gusto ko munang ipakita sa inyo at ibahagi ang aming customer nitong nakaraang linggo na taga Mindoro. Ang binili niya ay 10,000 pieces na fingerlings na 3 inches at 10 kilong grow out. At bumili rin siya ng 20 sacks o 20 bags na feeds na aming ginagamit. Ang pick-up point nila, ang ginamit nilang pick-up point dahil taga Mindoro sila, ay ang aming pick-up point sa Quezon City. So mula sa Pulilan, Bulacan, dinala namin ang kanyang mga orders papuntang QC. At doon na lang nila kinuha. Ingat po kayo. Mas madali kasi sa kanila mula sa Mindoro o papuntang Mindoro na sa Quezon City na lang nila kunin kesa naman umunta pa sila sa Pulilan, Bulacan. Ang nakikita nyo ngayon sa inyong mga screens ay ang aming grow out. Para sa mga nagsisimula pa lamang o magsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng ito, hindi lamang fingerlings ang ginagawa ng sorting o pinag-iwalay ang malalaki at maliliit. Maging ang mga grow out, kailangan din yan na pinagsasama-sama ang magkakasukat. Ang gusto kong ipakita sa inyo ay kung ano ang ginagawa namin o pamamaraan namin ng Abuelo Fish Pond sa aming mga pagsusort. Ayan, nakikita ninyo, syempre i-drain namin ang mga fish pond para makuha o masalok namin yung mga isda mula sa mga pond. Pag wala ng tubig, ayan, gumagamit kami ng ganyan, yun yung catching net. Yan yung net na mayroong tangkay o handle para masalok namin ang mga isda palabas sa mga fish pond. Ilalagay namin sa balde at doon dadalhin namin sa sorting table. So yan ang mga kailangan ninyo, yung net na yan, yung balde, at saka yung sorting table. Ayun, yung kulay-pula na yun. Doon namin ngayon ililipat yung mga nakuha namin isda. At doon, manual namin o mano-mano namin, dahil nga ang sinosort natin ay mga grow out na, manual na lang, visual na lang, makikita na lang natin. Ito malaki, ito medium to, ito small to. So may mga container kami na nakaabang dyan. So i-slide na lang namin papunta doon sa dapat nilang kalagyan na container, kung small ba sila, medium o large. Bakit ba kailangang mag-sort pa rin kahit na mga grow out na? Ayan, kagaya ng nakikita ninyo. Yung dalawang yan, yung maliit at yung malaki na yan, galing lang yan sa isang concrete pond. Kaya anong aasahan natin na maging patas ang lalo na yung pagkain? Eh kung marami kayong ganyang kalalaki at meron din kayong ganong kaliliit, eh sigurado maitataboy nila yung mga maliliit. Ano aasahan nating resulta? Siyempre, yung maliliit na yun, tuloy-tuloy sa na maiiwanan sa paglaki dahil hindi nga sila makakain ng tama at sapat. Tukuyin na natin kung ano ang mga dahilan bakit tayo dapat mag-sort. Ayun, maliban doon yung equal opportunity sa pagkain. Hindi sila talaga magiging patas pag may mga kasamang malalaki yung maliliit. Pangalawang pwedeng maging problema, yung cannibalism o yung kinakain ng malaki yung mas maliliit sa kanila. Pero sa case ng mga grow out, hindi na masyadong nangyayari yon. Sa fingerlings na lang talaga nagkakaroon ng problema
sa cannibalism o yung kinakain ng malalaki yung maliliit. Kasi ang isda talaga sadyang nangangain ng kapwa isda lalo't kasya sa kanilang bunganga, yung kakainin nilang isda. Ngayon dito naman sa mga grow out, ang cannibalism kapag ka ang isda, yan lalo na yung hito, nasugatan. Kasi naaamoy na ng kapwa hito niya yung dugo niya, yung laman. Kaya ayun, pagtutulong-tulungan na, nakainin ng kapwa niya yung mga nasusugatan. Kaya pag sa sorting na ganyan, mag-ingat na huwag magasgasan o masugatan ang mga hito, yung mga grow out. Isa pang dahilan ng dapat tayo nagsusort, yung space ba ng concrete pan. Kasi kapag ka ang concrete pan ninyo, let's say kagaya sa amin, 4x4, 4 meters by 4 meters, nung ano yan, nung mga fingerlings pa yan, kasya sila sa isang 4x4. Eh dahil nga sa lumalaki sila, sumisikip sila sa isang 4x4. Kaya nangangailangan din ng sorting para lumuwag yung space na kinalalagyan nila. Kapag naubos na natin ang isda sa loob ng concrete pan, yan na yung pagkakataon na pwede na nating linisin yung sahig. Pero ang gusto kong linawin, may mga napanood kasi ako na reels o may mga post na ang advice nila, i-brush o iskobahin yung mga sahig na yan at mga pader. Wag na wag ninyong gagawin ninyon, mga subscribers and viewers. Kasi nasa mga iba-ibabaw ng ating concrete pan ang mga beneficial bacteria. Ang beneficial bacteria, iniipon talaga yan. Kahit nasa aquarium sa bahay, hindi dapat nililinis o tinatanggal, pinakikinis yung mga iba-ibabaw. Dahil nandiyan ang beneficial bacteria, ang hirap magparami niyan. Kagaya sa aking mga uploads episode, nirekomenda ko nga sa inyo yung mga bato-bato na yan eh, para madagdagan yung mga surface, yung iba-ibabaw na pwedeng pamugaran ng beneficial bacteria. Ang beneficial bacteria, sila yung kumakain sa ammonia, sila ang nagkoconsume ng ammonia. Kaya kagaya na sinasabi ko sa ibang mga bagong nag-aalaga, pag naluluma ang inyong concrete pan, mas gumaganda ang paglaki at ang pagpapalaki ng mga isda. Nagiging bihira ang incidents o yung mga pangyayari na namamatayan kayo ng isda. Kaya ang gusto ko lang idiin dito, wag na wag ninyong ibabrush o kung gusto pa ninyo pabalikin sa kulay semento ang inyong mga concrete pan, maling-mali yun, mga subscribers. Ang gagawin lang ninyo, hawiin lang ninyo ng paa o ng light na pagwalis yung ibabaw para matanggal yung mga nakalutang o nakapatong na mga uneaten feeds, yung mga hindi nakain na mga feeds dyan. Pero wag na wag ninyong i-eskubahin. At paramihin ninyo yung mga bato o yung pumice stone. Unang-una ninyong narinig kay Abuelo yan tungkol sa bato na yan, na maglagay kayo sa concrete pan dahil dyan mamumugad ang mga beneficial bacteria. Ano ba yung beneficial bacteria? Napakalaki ng kinalaman yan sa nitrogen cycle. Panoodin ninyo yung episode kong iyon. Nung ipagiwahiwalay na namin yung small, medium, large, ibinabalik na namin sa mga concrete pan. Yung pan number 3 namin na yan, dyan namin nilagay yung mga pinakamaliliit. Dito naman sa pan number 2 namin, andyan ang medium. Ayan, no? Medyo hindi malinaw ang tubig namin dyan kasi kauulan lang. So, medyo disturbed pa o hindi pa nakatining yung mga lupa o yung mga particles sa tubig. At yan naman sa concrete pan namin na yan, concrete pan 1, andyan yung mga good size, mga 3 to 4 pieces per kilo na yan. Ayan. So yan, tatlong yan, ginamit namin para isort, small, medium, large. Bakit pa? Ano pa ba ang advantage kapag ka tayo nagsort? Yung laki. Kanyari, gusto ng customer natin,
gusto ko apatan eh. So alam nyo na kung saan kayo kukuha ng mga isda. Kung ito pang apatan, ito ba pang tatluhan, ito hindi pa to good size. O yun, mga subscribers and viewers, ayan, meron kaming hito fingerlings ha. Kung gusto niyo ng malalakas, masisigla, mapipintog, ayan, may mga 4 inches kami. Tawag lang kayo sa 0931-908-6968. At doon sa mga grow out, ayun, nakita nyo, available din yun. Tawag lang kayo, punta kayo sa Abuelo Fish Pond. Andyan kami sa Pulilan. Pwede rin naman ninyong i-order, dadali namin sa Quezon City. Naku naman, napakabilis ng oras. Mag-11 minutes na pala itong upload ko na ito. Dibali, sa susunod na lang, ang dami ko pa naman sanang gustong ituro at sabihin sa inyo't ikwento. Pasensya na nga pala kayo, bibihira ako makapag-upload, pero pipilitin ko, sisikapin ko na maging madalas na uli ang aking pagbibigay sa inyo ng impormasyon para sa paghihito. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Bye-bye!